Ang tatlong hari ng rakrakan dito sa Pilipinas noong dekada 90 ay ang Slapshot Greyhounds na tinalakay natin sa nakaraan kong video. Pero syempre, hindi yan makukumpleto kung wala ang bandang Cheese. Kaya naman sila ang ating pag-uusapan. Gaano nga ba katindi ang kanilang musika na pinagmumula ng mga riot sa tuwing mayroon silang konsyerto? Ano naman ang nagtulak sa grupo? Bakit ba nila pinalitan ang pangalan ng kanilang banda? Paano nga ba sila nabuo? At bakit bigla na lang silang nagpahinga matapos ang kanilang pamamayagpag sa industriya? Shoutout muna tayo sa ating mga tropa na sina Christian Efil, Arthur Zamora Vlog, Junel Erojas Piteros ng Palawan, Christian Slay Tanas, Leonard Greg Marta, at Saldi Cano ng Apalit, Pampanga. Magsisimula ang kwento ng bandang Cheese sa bahista na si Toots Kalinawan. 12 anyos pa lamang noon si Toots ay pamilyar na siya sa musika gaya ng fusion jazz, rock o di kaya na may mga tugtugan ng bandang Chicoria at Guns N' Roses. Kinahihiligan kasi itong pakinggan ng kanyang tatay kaya naman tumatak ito sa kanyang murang isipan. Mahilig kasi sa musika ang kanyang pamilya. Pero ganun pa man ay wala sa kanyang isipan ang pagtugtog ng kahit anong instrumento. Nagbago naman ang lahat nang makatanggap siya ng regalo na isang pianika na nagmula sa kanyang tiyahin. Kaya naman dahil dito ay unti-unti na siyang nagkaroon ng interes sa musika. Kaya naman hindi nagtagal ay nagsimula na itong mag-aral ng gitara at tumugtog ng drums. Pagkatapos noon ay palagi siyang isinasama sa mga gig ng kanyang tiyuhi na si Walter Kalinawan na drummer naman ng Circus Band. Noong mga panahon na yon ay gitara talaga ang pinakaporte ni Toots. Pero nung siya ay nag-aral sa Lourdes High School at binuo nila ang bandang Benediction, eh sa posisyon bilang bahista siya napunta dahil ang lahat ng miyembro ay gustong maging gitarista. Pagkatapos noon ay nahilig ng sobra si Toots sa pagbabanda. Wala siyang ginagawa kundi ang tumugtog. Ang kanilang musika na ginajamming noon ay mga awitin ng Nirvana, Green Jelly at kung ano-ano pa. Pero naging dahilan naman ito para mapabayaan ni Toots ang kanyang pag-aaral. Natapos naman ang pagbabanda nito sa high school nung siya ay nakick out sa kanilang paaralan. Kaya naman isang taon siyang nahinto sa eskwela. At dahil wala naman siyang ibang gagawin ay lalo itong nagpoko sa pagtugtog. Muli naman siyang pinag-aral ng kanyang mga magulang sa ibang paaralan. At dito ay nakilala niya si Enzo Ridera na noong mga panahon na yon ay nagsisimula pa lang na mag-aral ng gitara. Naging agaw pansin kasi para kay Toots ang noon ay bata pang si Enzo dahil sa pormahan nito na makapalang buhok tapos naka-Chuck Taylor na sapatos. Kaya naman naisip niya na dapat ay maging kabanda niya ito. Nararamdaman kasi ni Toots na mayroon itong alam sa musika. Kaya naman inaya niya si Enzo na magdala ng gitara upang sila ay makapag-jamming. Pagkatapos nito ay naghanap sila ng drummer. Kaya inirekomenda ni Enzo yung naging kaklase niya simula pa nung kinder. Dahil ayon dito ay palagi niya itong naririnig na pumapalo sa drum set. Ibinigay nito kay Toots yung address sa may Project 4 na kung saan sila ay magkikita. At habang naghihintay si Toots sa nasabing lugar ay may lumapit sa kanya na isang nakahubad na bata. At iyan na nga ang drummer na si Paulo Rosal. Kaya nung dumating si Enzo ay nagulat pa ito na magkasama na sila Toots at Paulo. Kaagad namang nag-jamming silang tatlo sa malapit na studio sa Mr. J. Pero pagdating nila sa studio ay wala namang dalang drumstick si Paulo. Kaya ang ginamit nitong pamalo sa drums ay isang pares ng ballpen. Ang kanilang unang tinugtog ay ang Pulling Teeth ng Green Day. Naging maayos naman ang kanilang unang jamming. Pero hindi nagtagal ay inamin din sa kanila ni Paulo na iyon pala ang unang beses niya na nakatugtog sa tunay na drum set. At yung palaging naririnig ni Enzo na pumapalo ng drums, eh pinsan pala iyon ni Paulo. Pagkatapos noon ay naging habit na nilang tatlo ay ang pag-iinsayo sa pagbabanda. Taong 1994, pagkatapos nilang kumain ng keso, ay naisip nilang tawagin ang kanilang grupo bilang Cheese. At ang kanilang lineup, si Toots sa bass guitar, si Enzo sa gitara at si Paulo sa drums. Di naglaon ay nagkaroon sila ng singer. Pero hindi naman ito nagtagal sa kanilang banda. Kaya ang nangyari, si Toots ay naging bokalista habang siya itumutugtog ng bass. Madalas silang sumasali sa mga battle of the band at sila ang palaging nananalo
gamit ang mga cover songs na mula sa kanta ng Green Day, Meat Puppets at kung ano-ano pa. Di nagtagal, silang tatlo ay nagsimula ng sumulat ng mga awitin. Ang ideya talaga nila ay makabuo ng mga instrumental songs dahil ang trip nila noon na tugtugan ay gaya ng sa Dust Brothers. At sakto naman noon na may tatlong kanta na silang nabuo. Kaya nang marinig ito ng pinsang buo ni Paolo na si Ian Tayaw ay sinubukan itong kumanta sa kanila. Naging maganda ang chemistry nilang apat. Pero noong mga oras na yon ay mayroon ding sariling banda si Ian. Kasama niya ang mga kuya at pinsan ni Paolo. Pero gusto nitong umalis sa kanyang grupo dahil gusto nitong mag-explore ng ibang music. Kaya hindi nagtagal ay nagdesisyon itong sumali sa banda nila Toots. At pagkatapos ng ilang linggo ay nagsimula na silang tumugtog sa mga gig. Si Ian Tayaw ay naging malaki ang impluensya sa grupo dahil mula sa simple ay napunta ang kanilang musika sa mas mabigat na tugtugan. Dito ay unti-unting nabuo ang kanilang orihinal na tunog. Hilig din nila Toots ang mga acid jazz na tugtugan. Kaya naman inalok nila ang noon ay kanilang cameraman na si CJ Oliguera na pinsan din nila Ian. At katulad ng mga kaibigan nilang banda na Greyhounds at Slapshack ay naging laman at pioneer na tumutugtog sila sa Club Dread noong dekada 90. Noong mga panahon na yon ay pinaplano na ng grupo na magdagdag ng isa pang gitarista para mas kumapal ang kanilang tugtugan. Kaya naman dito na nila nakasama si 8 Toleran bilang bagong gitarista na dating kasama ng bandang Pirana. Nakapasok ito sa grupo dahil nung tumutugtog ang Cheese sa Club Dread ay napanood sila ni Ocho. Dito ay namukaan niya si Ian Tayaw na kapitbahay pala niya sa Project 4 sa Quezon City. Kaya naman hindi nagtagal ay inalok siya ni Ian na subukan na tumugtog sa kanilang grupo. Pumasok na rin sa banda ang kanilang kaibigan at DJ na si Artie Diano. Kahit nung wala pang sariling record label ang bandang Cheese ay marami na silang nagawang kanta. Kompleto na nga ang kanilang mga materyales sa musika. Sa katunayan, ito na ang kanilang mga tinutugtog sa mga gig. Pero katulad ng ibang banda noong 90s, ay naranasan ng grupo na magbenta ng mga tickets para makasampa at makatugtog sa stage. O di kaya naman ay kanya-kanya ng diskarte para magkaroon ng exposure ang kanilang banda. Noong 1997 ay naglabas ang Cheese ng dalawang demo songs. Yan ay ang kantang Fine at The Way na unang umere sa NU 107. Bigla naman itong nag-hit sa music chart at pagkatapos ng halos dalawang linggo ay bumenta ito ng 5,000 kopya. Kaya naman ito na ang naging daan kaya natawag nila ang atensyon ng mga kumpanya ng musika. Ang Cheese ay pumirma ng kontrata sa Warner Music Philippines at inilabas nila ang kanilang self-titled album na Cheese noong 1998. Nakapaloob dito ang kanilang single na Fine at 10 Times Karma na pumalo sa music chart. Pagkatapos noon, ang banda ay nakakuha ng mga nominasyon sa ilang kategorya sa 1999 NU Rock Awards. Nanalo naman ang kanilang producer na si Mali Andres bilang Producer of the Year. Naging matagumpay naman ang tour ng kanilang album. Naging representative din ang bandang Cheese sa ginanap na Busan Rock Fest sa Korea noong 2000. Pagkatapos naman ang kanilang tour sa probinsya, special event at mga tugtugan sa club at bars, ay muling nagsulat ang banda ng bagong materyales para sa kanilang ikalawang album. Pero sa kalagitnaan ng ginagawa nilang album ay umalis naman sa grupo si Artie Diano. Kaya naman pinalitan ito ni B-Boy Garcia. 2001 ay inilabas nila ang kanilang second album na pinamagatang Pilipinas. Nakapaloob dito ang kantang Parusa at Motaka. At dahil sa pagyakap at matinding pagmamahal sa kanila ng kanilang mga tagahanga ay patuloy pa rin na naghihit ang kanilang mga kanta. Kaya naman muli silang nakakuha ng parangal. Si Ian Tayaw ay nanalo bilang Vocalist of the Year. At hindi lang yan dahil nasungkit nila ang People's Choice Award at Album of the Year na iginawad sa 2002 NU Rock Awards. Muli naman nagkaroon ng tour para sa kanilang second album. At sa kaparehong taon ay inilabas nila ang kanilang DVD live concert na pinamagatang Wata Tomb. Pero dahil sa sobrang rakrakan at bigat ng kanilang musika
ay hindi maiiwasan na magkaroon ng mga gulo sa kanilang konsyerto. Kung mapapanood mo nga ang kanilang live, eh magugulat ka sa crowd ng mga tao dahil matindi ang balyahan dito, kasama pa dyan ang mga suntukan. Kaya naman nagdudulot ito ng mga riot at insidente sa kanilang mga concert. At dumarating pa nga sa punto na nasasangkot na rin sila. Kaya may mga pagkakataon na sa loob ng kulungan sila nagpapalipas ng gabi. At dahil dito ay unti-unti nagaproblema sila sa pagitan ng kanilang label. Kaya hindi nagtagal ay hindi na inirenew ng Warner Music ang kanilang kontrata. Kaya naman malaya na silang gawin ang gusto nilang estilo ng musika. Pero ang masakit dito ay inangkin ng record label ang copyright ng pangalan ng kanilang banda, kasama na rin dyan ang dalawa nilang albums. Kaya upang makapagpatuloy ang grupo, eh napilitan silang palitan ang pangalan ng banda. At noong 2003, ay opisyal na inanunsyo ng grupo ang pagpapalit ng kanilang band name mula Cheese ay naging Keso. Dahil ayon sa kanila, ay mas tumatak ito sa kanilang mga fans o mga tinatawag nilang mga daga dahil madalas na Keso ang tinatawag sa kanila. Pero sa kaparehong taon ay umalis sa banda ang drummer nila na si Pau Rosal. Kaya pinalitan ito ni Robert De La Cruz. Muli silang sumulat ng mga bagong kanta noong 2004. At taong 2005 ay nilabas nila ang DVD documentary na pinamagatang Buhay Keso. Tungkol ito sa mga pinagdaanan ng bawat miyembro at ng banda. Pagkatapos ng isang taon noong 2006 ay nilabas nila ang kanilang album na Keso. Subalit dahil sa kakulangan sa pondo, promotion, ay humina at dumalang ang kanilang mga proyekto. Kasabay pa nito ay nagpaalam na din sa grupo si 8 Toleran. Nasundan pa yan ang pag-alis ni CJ. Kaya naman dito na nagdesisyon ang Keso na magpahinga na muna at mag-focus sa kanya-kanyang buhay. Si Ian Tayaw ay binuo ang bandang Wila Baliw kasama si Robert De La Cruz. Ang bassist na si Toots ay nakasama sa bandang Cosmic Love, Sinag at Stick Figas. Si Biboy Garcia ay napunta sa Radioactive Sago Project. Si Ocho Toleran ay co-founding member ng bandang Franco. Noong 2012 ay muli silang nagsama-sama at noong 2015, ang bandang Keso kasama ang Greyhounds, Slapshot, Razorback ay tumugtog sa idinaos na Pulp Summer Slam. Sa ngayon ay active pa rin naman ang kanilang banda. Kahit na busy na ang ibang mga miyembro sa kani-kanilang mga sinasamahang grupo, ay nagkakaroon pa rin sila ng oras para magsama-sama. Alam kong magkakaiba ang panlasa ng bawat tao pagdating sa musika. At ang ilan sa atin ay hindi gusto ang ganitong uri ng kanta, lalo na yung ibang matatanda sa una. Pero para sa akin, ay mas humahanga ako sa ganitong tugtugan. Dahil ito talaga yung masasabing musika na pinag-isipan. Pansinin mo yung lalim ng nilalaman nito, mga riff at bagsakan. Ito yung matatawag na pyesa, dahil puyat at pagod ang inalay nila rito. Yan yung mga uri ng kanta na aaralin mo talaga. Hindi ito yung katulad ng ibang nauusong kanta na DAGA o GCGC, tugtog na. Hindi lang basta artist ang mga ito, sila ay masasabi kong henyo pagdating sa musika. Ikaw tropa, anong masasabi mo? Nagustuhan mo ba ang ating talakayan? Kung oo, ay humihingi naman ako ng isang like, share at mag-subscribe ka na din. Isama mo nang pindutin yung bell button para updated ka sa susunod kong video. Salamat po mga idol sa inyong pakikinig.